yung kanyang pagbitiw ng salita na it's stupid, not stupid, it's crazy. Crazy. Eh kung mag-uumpisa ng people power, kung ito daw yung mga dilaw, matalo. Dahil iba daw yung sitwasyon noon, diktador, may diktador, ngayon wala. Tama ho si Cardinal Rosales doon. Subalit sumagot ho si Noynoy. Sa dyaryo din ho, nakakainabasa kaninang umaga, sinasabi ho ni, sa kampo ni Noynoy na nasa tao na yan kung magpi-people power. Kung ito'y nakita at halatang may nandaya, nasa tao raw. Ito ho yung problema. Kasi ang dami ho mga investors, magulo na ho yung Thailand, magulo na rin sa, ito sa Pilipinas, halalan. Although, ito ho, sabi natin, tinitingnan, pinagmamasdan ho tayo ng mga malalaking bangko na nagpapautang sa atin. Hindi lang ho yan, yung mga investors ho na willing mag-invest sa ating bansa dahil may nakikita naman sila, may pag-asa. In spite the fact na may mga anomalya, katiwalian, na rarenig dito, itanggap nila ho yung mga bagay na yan. Ang ayaw lang ho nila yung magkagulo. Yun lang halang katiyakan. Dahil baka parang may iba ko kasi nagpapakalat ho ng sinasabi. Kapag kami natalo, abay, gulo yan. Eh, tayo ka muna, ba't kayo nakakasigurong panalo na kayo? Hindi pa nga tapos ang eleksyon. Eh, kung natalo nga kayo, talagang close fight. Paano to? Uudyukin niyo mga tao? O sasabihin ninyo, nasa tao na yan, kung magdedesisyon na magpi-people power, yan ang mga bagay na medyo iniiwasan natin ang pagbitiw ng mga statement na hindi pa nangyayari pero nagpapakita na kayo ng mga posibilidad na maaring mangyari at magiging dahilan ng sinasabing pangamba. Hindi lang na mga kababayan natin dito sa bansa na to, kundi pangamba doon sa mga investors na nakikita ho nila na kasalukuyan naka-invest sa atin, lalo-lalo na yung mga business processing office, BPO, o yung sinasabing gano'n na mga ito ho yung mga call centers, yung turismo natin na gumaganda na, at yung agrikultura raw, gumaganda na rin, pero may issue ho dyan mamaya. Dito party ho, pag-usapan muna natin to. Para bang nag-aantay lang ho sila sa magiging result. Na kaya pagdasal ho natin, ito ho yung machine ho natin, the first time na gagamitin yung automated election ho tayo, na huwag naman ho sana magkaroon ng bulilyasong malaki na pagiging dahilan na ito ho'y maging mitsa ho ng kaguluhan. Huwag naman ho sana. Ako ho'y naniniwala na kapag ang ginamit ho ng tama at wala naman ho siguro dapat tayong pangambahan kasi kung lahat na ho, pangambahan na natin, lahat na ata ng mga bagay na ito ho'y tinatakot natin ang sarili natin sa pangamba na magloloko itong Picos machine na to na lahat ng bagay na detalye na hibino-broadcast natin, pinag-uusapan natin yung detalye nito na para bang kuminsan nauumay na ho yung taong bayan dahil pare-pareho ang mga sinasabi ng bawat isa sa atin na lalo-lalo na sa hanay ng media na ang presentasyon na kuminsan nauumay ng tao Let's get it over with! Ibig sabihin, let's get it over with kung sinong mananalo. Kaya lang, marami ho mga observers na darating foreign media natitingnan ho, yun hong sa kanda ko ng election natin, siguro paggamit natin ng itong sinasabing teknolohiya na to, yung computerized poll election, sana ho, expect ho natin na hindi ho perfect yan. Somehow, magbibigay ho tayo ng sinasabing margin of error, na yung error na yun, yung bagay na medyo sablay ng konti, hindi magiging dahilan at maging mitya na sasabihin, teka muna, malaking panlaraya yan. Ang pinakaayaw lang ho natin mangyari, mga kaibigan, magkaroon ho ng pagdududa, magkaroon ho ng takot, at manaig ho yung takot sa atin na isipin natin na, teka muna, papalpak yung machine, tapos meron pa nag-iingay dyan. Kapag kami natalo, kapag kami natalo dyan, may dayaan dyan. Whoa, wait a minute. Nakakasiguro na ba kayo sa mga survey? Wag ganun. Dapat sabay-sabay tayo, maging mahinahon, ganun lang. Doon sa mga leader na mga tumatakbong pagka-presidente, simple lang. Wag masyado tayong
makasiguro na parang akala mo ang presidente, ang pagiging presidente, ibibigay na lang sa inyo, tatapusin na lang sa halalan, di pa nagbobotohan, parang siguradong-sigurado na kayo. Huwag naman. Joseph naman. Oh. Anyway, mamaya ng konti mga kaibigan, magbe-break lang tayo, ipapakita na huwag agad natin itong segment na to. Mas maganda siguro, umpisahan ho natin. Teka muna, no? Ito ho yung bagay na short lang ho to. Ha? Short. Ito ho nangyari. Again, classic ho to. Alright? Linawin ho natin. Kami nagulantang lamang. Kaya binabalik lang ho namin. And let us share this thing to you. Kasi baka inaakala nyo ho na madali ho sa amin ang trabaho namin. Kami ho'y nagpapasalamat ho sa pong may kapal na sa tagal ho ng panahon, hindi ho kami nalagay sa sitwasyon na kung saan, although nasubukan ho kami na talagang delikadong sitwasyon, isa ho to sa mga bagay na nangyari ho. Na wala ho kaming kamuang-muang, but then again, kalmado ho kami. Ito ho yung nangyari. Ipa-flashback ho natin at i-share ho namin sa inyo. Pero yung pagpapalabas ho namin to, we look back at sabi ko nga ho sa mga staff ho namin, sa tagal ng panahon, sa ganitong klaseng trabahong ginagawa natin, dahil di naman tayo nagpapalabas lamang para sa network, kundi talagang katotohanan doon sa mga ginagawa natin kay pagtulungan ng mga law enforcers, kung minsan nagkakaroon ng akala ho na mga katunggali, mga kakibat natin ng mga law enforcers, kami ho yung kalaban, hindi ho. Eto, panoorin. May mga pangyayaring hindi inaasahang nangyayari. Madalas, naharap sa ganitong sitwasyon ang bitag. Aksidenteng naaktuhan at nasa pool ng bitag camera habang nagsasagawa kami ng surveillance at undercover operation. Mga pangyayaring hindi karaniwang inilalabas sa telebisyon kung saan makikita kung gaano kasensitibo at kadelikado ang trabahong ito. Pasado alas 11 ng umaga sa isang mall sa South, isang surveillance ang nakatakdang isagawa ng Bitag Investigative Team. Okay, malinaw muna. Let's go. And then we'll separate and I want to see exactly how you guys gonna go. And make sure that every video is available on him, Maruha. Ha? Matapos ikutan ng grupo ang aming target area, agad kaming bumalik sa aming parking area ng mall upang muling magplano. Pero maya-maya, isa-isang nagdatinga ng mga operatiba ng SWAT ng Las Piñas Police. Okay, just a minute. Si Bentulfo! Itinawag daw sa kanila na mga nerbyosong gwardiya ng mall ang dalawang kahina-hinalang sasakyan ng bitag. Alam ko na. System guard na... Magsa-surveillance ka. Paki-alis yung mga grupo mo. Ano? Alika, sandali. Nakatimbre kami sa... Meron kaming sinosurveillance. Pero wala ko. Okay, sir. Sino yung mga kasama mo?